Mga kapatid at mga kaibigan, welcome po muli sa aking YouTube channel. Ngayon ang i-share ko sa inyo at ating pag-uusapan ay kung bakit at paano tayo nabablockout o nawawala ng malay. Sa watulong ng Diyos ay sa 12 taon na aking pag-spearfishing ay isang beses lang akong muntikan ng nagkaka-blockout. Ano ang dahilan? Ito ang ating pag-uusapan. Mga bago pa lamang ng aking YouTube channel ay pakipindot ang aking subscription button at maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Malaking tulong na po yan sa aking munting YouTube channel. Kahit gumagapang ay patuloy pa rin. Maraming salamat po sa Diyos. Ang blackout ay ang pagkawalan ng malay dahil naubusan po ng oxygen ang ating katawan. Lalong-lalo na itong ating utak. Nangangailangan po kasi ito ng oxygen. Pag ito ay nawawala ng oxygen ay tayo'y hihimatayin. At kailangan rin na mayroon kayong kasama kung kayo'y nag-spear fishing. Pero ako, sa 12 taon kong pag-spear fishing ay talagang wala akong kasama dahil ayokong makakadisgrasya. Lalong-lalo na yung dati, yung nag-spear fishing pa ako noon ay yung spear gun ko ay pumapalya. Minsan nagre-release lang ng bigla. Kaya sa aking sarili, dinidisiplina ko yung tinatawag na don't push your limits. Isa rin ang dahilan kung bakit tayo nag-blackout yung tali natin, yung flutter natin, yung tali sa ating spear gun at tali din ng ating katawan, yung hinihila natin na flutter. Kapag yun ay sumasabit, dapat alam natin yung exit para alam natin kung sasabit ba tayo doon o hindi, lalo na pag papasok tayo sa isang kuiba. Sa mga espiro na may kaya sa buhay, pwede rin kayong gumamit ng dive watch. Kaso hindi nga lang siya affordable sa mga tulad kong espiro na mahihirap dahil may kamahalan po ang dive watch. Kasi sa dive watch kasi makikita doon kung gaano na tayo kalalim at kung ilang minuto na tayo sa ilalim ng dagat, ilang minuto na tayong nagpipigil ng ating hininga. Ngayon ipoprove natin kung talaga bang nagbabago ang oxygen ng ating katawan, pati yung ating heartbeat. Kung tayo'y magpipigil ng hininga, gamit ang oximeter, ating susubukan. Normal. Ayan, makikita po natin, nag-umpisa ako sa oxygen ay 99 at saka sa heartbeat is 81. Ayan, mapapansin po natin ang pagbabago ng aking heartbeat. Bumababa po siya. At ang aking oxygen ay bumababa din. So, ayan. Nagpipigil na ako ng hininga niyan. Nasa mga 40 seconds lang akong nagpipigil ng hininga. So, ayan o. Ngayon, ang tanong, bakit tayo nag-spear fishing? Delikado pala at saka nakakamatay. Isa lang ang sagot. Mababa lang po kasi ang aming pinag-aralan. Mahirap maghanap ng trabaho. At sa spearfishing, wala kang amo. At saka sa spearfishing, kahit anong oras, pwede kung kaya mo. At saka sa spearfishing, pwede rin walang bangka, pwede rin merong bangka. Kasi sa coastal area lang po kami nag-spearfishing. At maraming salamat po sa Diyos sa inyong panonood at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Pakipindot po yung subscription button at maraming salamat po sa Diyos sa inyo dahil sa inyong walang sawang pagsuporta ng aking YouTube channel. Maraming salamat po sa Diyos at sa susunod na video ay magkikita-kita po tayong muli. Bye-bye!